Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angha ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ama ni Jacob at ang ama ni Huda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, si Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Aason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boos, at naging anak naman ni Boos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akuwim. Itong si Akuwim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ng saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw o gabi na ating simbang gabi. No? At narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo ang talaang kanan ng ating Panginoong Jesus. Bakit ba kinakailangan pang itrace? No? Mula kay Abraham hanggang kay Haring David hanggang kay Jesus. Nais kasing patunayan ni Mateo na sumulat ng ebanghelyo na itong si Kristo ang pangakong tagapagligtas, pangako pa ng Diyos, pangako pa ni Yahweh mula kay Abraham na sa kanyang lahi magmumula ang tagapagligtas. Magiging anak ni Haring David. Kaya yung pag-trace isa-isa, tracing the genealogy of Jesus from Abraham to David to Jesus ay pagpapatunay na ito ngang si Jesus ang pangako, ang katuparan ng pangako ng Diyos ni Yahweh mula pa kay Abraham, pangako sa bayang Israel. Okay? At dahil dito mga kapatid, sa bayang Israel, napakahalaga sa kanila na kaya nilang patunayan that they can really trace back their roots to Abraham, sapagkat si Abraham ang ama ng bayang pinili ng Diyos. Para masabing ako ay tunay na kabilang sa bayan ng Diyos, kailangan kaya ko ring i-trace back ang aking kaugnayan kay Abraham. Kaya napakahalaga po sa kanila talaga yung talaang kanan. No? Pag ikaw ay nalahian na ng hindi Israelita, nako, hindi ka nakikilalanin.
gaya ng mga Samaritano, no? Sila ay half-half. Hindi na sila kinikilalang kapatid. Kaya nga po, mahalaga sa kanila talaga na you can really trace back your roots back to Abraham na siyang ginawa ni Mateo sa ating Ebanghelyo. Okay? So, paugnayan. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Filipino, bilang tao sa modernong panahon, napakahalaga sa atin ng pagkakaugnay-ugnay, no? O gamitin na lamang natin yung salitang connectivity. Ang ating connectedness. Okay? Salamat na lamang po sa ating makabagong panahon. Tayo nabubuhay sa panahon na naimbento na yata lahat ng paraan ng komunikasyon, no? Gaya ng internet, di ba? Salamat sa mga technology gaya ng cellphone, mga computer. Na kahit na tayo, kasi tayo mga Filipino, marami sa atin may kamag-anak, may kapamilya sa iba't ibang lugar sa mundo. At sa mga ganitong pagkakataon ng pagpapasko, kapag may mga okasyon na mahalaga gaya ng kasal, na binyag, may namatay, eh siyempre kahit na isa sa iba kang bansa, gusto mo pa rin makakonekta. Gusto mo pa rin makikita mo kung ano yung nangyayari sa iyong lugar. At salamat na nga lang sa modern technology, dahil ngayon nakikita natin kahit na nasa ibang bansa, nakikita nila kung ano yung nangyayari sa atin. Kung paano tayo nagdiriwang, no? Kung may lamay man, kaya meron ng e-burol, di ba? Meron ng online wedding. So, salamat sa modern technology. At tayo ay nagiging magkakaugnay pa rin kahit na magkakaluyo physically. Okay? So, mga kapatid, kung mahalaga sa bayang Israel ang kanilang kaugnayan kay Abraham, alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Katoliko, kailangan pahalagahin din natin ang ating pagkakaugnay-ugnay. No? Tandaan natin mga kapatid, si Kristo. Alam ni Kristo kasi na ang kanyang ministeryo dito sa mundo ay may hangganan dahil siya ay aakyat sa langit. Bago matapos ang kanyang misyon dito sa lupa, ay tiniyak niyang may magpapatuloy ng kanyang gawain. Kaya nga siya ay pumili ng 12 apostol at itinatag ang kanyang simbahan sa isa sa kanila kay Pedro. At kay Pedro ay ibinigay ang susi ng kanyang kaharian. Iisa lamang ang simbahang itinatag ni Kristo sa mundo. Isa. Isa lang. Hindi marami. Kasi nalulungkot ako kapag nakakarinig ako ng mga Katoliko na ang kanilang sinasabi, ay pare-pareho lang naman yung mga relihiyon na iyan. Kahit saan ka sumama dyan, okay lang iyan. Hindi po yun. Mali po yun. Ano? Kasi isa lang naman talaga ang simbahang tinatag ni Kristo at ito'y tinatag niya sa kanyang apostol na si Pedro. So ngayon, para masabi natin na tayo talaga ay nakaugnay sa iisa at tunay na simbahang tinatag ni Kristo kay Pedro, kinakailangan kayo din ninyong i-trace back ang inyong ugnay, kaugnayan kay Pedro. Kaya nyo ba yun? Magagawa nyo ba? Alam nyo ba kung paano? Okay? Alam nyo mga kapatid, si Pedro, siyempre alam niya na hindi naman siya habang buhay sa mundong ito, no? Kaya ang kanyang gawain ay isinalin niya sa mga sumunod sa kanya. Okay? At kung ating ite-trace back hanggang sa kasalukuyan, ang napagsalinan po at patuloy na nagpapalaganap ng pananampalatayang pinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ay ang kasalukuyan nating Papa, si Pope Francis. Merong time sa ating history na nagkadalawa ang Papa, kasi meron din ng mga intriga yan, pero patuloy pa rin naman. Hindi naman naputol. Patuloy pa rin na isalin ang kapangyarihan at ang tungkulin sa mga sumunod na Papa. At ang ating namang Santo Papa, ang tinatawag na pinaka-head bishop, no? Siya ang Bishop of Rome. Siya ang tinatawag na Bishop of Rome. At siya naman ay nag-oordinan din
ng mga kapwa niya, obispo, na itinatalaga naman bilang pinuno ng mga tinatawag nating diocese. So tayo ay nabibilang sa diocese. Anong pangalan ng ating diocese? Lakas. Sabihin nyo nga, diocese ng Antipolo. Sabay-sabay. At bawat diocese may obispo. Anong pangalan ng ating obispo? Francisco de Leon. Bishop Francisco de Leon. Ulitin nyo nga. O tatandaan nyo yan ha, yan ang ama ng ating diocese. Kung hindi sa obispo, wala kami dito. Kami po ay isinugo lamang ng obispo upang gawin yung kanyang gawain na hindi niya naman kayang gawin sa bawat parokya. Kaya siya ay nag-ordina ng mga pari gaya namin. So ang ating kaugnayan sa dahil sa akin, yun yung kula paroko na isinugo ng obispo dito sa inyo, may kaugnayan kayo sa kanya. Okay? Na ang kaugnayan naman natin sa obispo ay siyang kaugnayan natin sa Santo Papa. Okay? Simula sa Santo Papa, sa obispo, sa mga parish priest. Kaya nga po, mga kapatid, mahalaga po na tayo bilang mga Katoliko ay alam natin kung saan ang ating parokya. You cannot choose your parish. You belong to a particular parish. Okay? Ang totoo, kung saan kayo isinilang, dun sana kayo bininyagan, yun po ang inyong parokya. Palibhasa, marami sa atin ay nasanay sa mga urban area na maraming parishes. Dito na lang sa Montalban, lima na ang parokya at maaring madagdagan pa sa hinaharap, no? Kasi habang dumadami ang populasyon, dapat dumadami din ang parokya. Para mas higit na napaglilingkuran ang parokya, ang taong bayan. So sa ngayon po, lima na. Pero kahit na lima, hindi po kayo namimili dapat. You belong to a particular parish. Dahil ang parokya po, mga kapatid, ay territorial. May territorial jurisdiction po iyan. For example, ito pong parokya natin, ito po ay mother parish. Mother meaning, ito po dati ang nag-iisang parokya sa buong Montalban. Subalit nung dumami na po ang tao, patuloy na pong nadagdagan. Ngayon nga po ay lima na. Kaya yung mga barangay ng Montalban ay nahati-hati na. At dito naman sa ating parokya, ang natira ay ano na lamang, apat na barangay. Ano-ano, Balite, Rosario, Jeronimo, Manggahan. Apat na barangay na lang po ang nasasakop ng ating parokya. Meaning, kung kayo ay tag-ibang barangay, you belong to another parish. So, dapat alam nyo po yun, no? At dahil nga po ang Manggahan ay kalahati ng ating land area ay Manggahan, hinati natin yung Manggahan into two. Manggahan 1 at Manggahan 2. Just for your info, sa mga taga-Manggahang narito, so ang dividing line po ng Manggahan 1 at Manggahan 2, ito po ay sa church lang ha, hindi po ito political division, no? Ito po ay for church purposes. Ang dividing line po niyan ay itong kalyang ito, yung JP Rizal. Lahat po ng nandito sa side na ito, sa side ng barangay hall ng chapel, kayo po ay Manggahan 1. At kung kayo naman ay nasa kabila, kayo po ay nasa Manggahan 2. May kanya-kanya po kasi yung naka-assign na pamayanan leader. No? So sila po naman ang aming kinatawan sa inyong lugar sapagkat hindi ko naman po kayang dalawin lahat kayo at puntahan lalo pa ngayon at COVID. So maraming salamat at meron tayong mga coordinator, mga pamayanan leader sa bawat pamayanan na kahit na ngayong panahon ng COVID, patuloy pa rin ho tayong nakagagawa ng ating mga relief operation. Hindi ko po kayang gawin yun. Subalit nagagawa po natin dahil tayo ay may mga kinatawan. Mga pinili, mga itinalaga, no? Upang gawin ang gawain ng ating simbahan. So mga kapatid, tayo bilang mga Katoliko,
you should know your Catholic identity. How would you know your Catholic identity? Pag kayo po ay nagpunta sa ibang lugar, kadalasan ang tanong po ay, taga saan ka? Taga Montalban. Saan parokya ka? Doon pa lang malalaman mo na eh kung practicing Catholic, no? Kung practicing Catholic, hindi niya alam yung alam niya, ako taga Holy Rosary Parish ako. Eh sinong parish priest mo? Si Father Eguia. Yun ang inyong Catholic identity. Ang inyong Catholic identity ay saan parokya ka bilang ang pangalan ng parish priest mo. That is your Catholic identity, no? At ang inyong Catholic identity ay nakasulat sa inyong baptismal certificate. Kung saan ka bininyagan. Di ba? Nakalagay doon. Kaya nga po, sa atin bilang mga Katoliko, napakahalaga, lalo na kung kayo maglilingkod sa parokya, mahalaga sa parokya, na submit your baptismal certificate. Because that will show us your Catholic identity. Yun ang magpapatunay na tunay nga na ikaw ay kabilang sa Iglesia Katolika. At kadalasan, pag hinihingi na namin yung baptismal certificate, doon maraming nare-reveal, ay, ako pala'y Aglipay. Ako pala'y, Iglesia Independiente or Aglipay. Eh, kasi matagal na ako kami nagsisimba sa Catholic eh. Pareho lang naman ho. Hindi pareho. Ginagaya lang nila yung ating paraan ng pagsamba, pero hindi ho pareho. Okay? So yun, tayo bilang mga Katoliko, dapat alam natin yun. Alam po ninyo mga kapatid, napakaganda na ating simbahan. Talagang we are connected to each other. Hindi po tayo kasi pwedeng maging Katolikong kulorom. Hindi ho tayo pwedeng maging Katolikong nag-iisa. Hindi ho pa tayo pwedeng, ako bahala, ako Katoliko, bahala ako sarili ko. Huwag niyo akong pinapakialaman. Hindi ho ganun eh. Alam niyo po kung bakit? Dahil alam po ninyo, pag ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang pagpapala, for example, yung kanyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, aba, hindi ho yan ibinigay kung kani-kanino lamang. Hindi nga yan binigay sa mga anghel. Hindi nga yan binigay kay Birheng Maria. Yan po ay ibinigay sa kanyang simbahan. Sa mga obispo, sa mga pari, doon niyo po pinadadaloy, no, ang kanyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya kung nais nating humingi ng tawad sa Diyos, we do not go direct. We go to His channels. Nagpupunta tayo sa pari, humihingi ng tawad, at ibinibigay naman ng pari ang pagpapatawad na pinagkatiwala ng Panginoong Jesus sa ating simbahan. Kaya hindi po tayo pwedeng kulorum, no? We need to be connected to each other. And we can really be connected by being connected to our local church. Pag sinabing local church, ito po yung ating parokya. You have to know your parish. Marami ho kasi sa atin namimili, lalo na sa mga urban, namimili. Gusto nila yung simbahang air condition, gusto nila yung simbahang English ang Misa, gusto nila yung magaling ang pari mag-homily, namimili. Well, they have the luxury to do that dahil sa Metro Manila, tabi-tabi. No? So yun po, ang ating team kasi ngayon, ating mensahe is connectedness. As a church, we are one family of God. And before you can say I'm really a member of that family by blood, dito naman sa atin by spirit, no? We are not a family by blood, but we are a family connected in one spirit. And we are connected because of the baptism. Because through baptism, we received one spirit. Yan po ang ating connection sa isa't isa. Kaya tayo ay bahagi ng isa't isa. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos na, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ho pwede yun eh. We are one family of God. No, we are one family of God. Iisang ama, subalit tayo'y itinuring ng mga anak,
kaya tayo magkakapatid sa isang ama. Dito sa lupa, meron tayong mga human, meron tayong earthly relationship. Meron kayong tatay, meron kayong nanay, meron kayong asawa, meron kayong mga anak. Pero pagdating natin sa langit, pare-pareho na tayong magkakapatid. Yung asawa mo, hindi mo na asawa yan, kapatid mo na yan. Yung magulang mo, hindi mo na magulang sa langit, kapatid mo na lang yan. Pagdating sa langit, magkakapatid na po tayong lahat sa isang Amang Diyos. No, we are just one family of God. Dito sa lupa, we belong to one particular family, no? Or even extended families. Pero pagdating natin sa langit, we just belong to one big family of God with God the Father as our Father. And we are brothers and sisters under one Father. That is how we are connected to each other. Tumayo tayo.